Bem, bem, bem. So, what's up sa inyo mga Papi Brad? Yon, ang isang like on sa inyong lahat. So, for today's vlog, another vlog, vlog na naman. So, andito tayo ulit ngayon kina Umay mga Paps, kina Raid. Piyang compound. So, ang agenda natin for today is, yon, sasamahan natin sila Umay, sila Raid. Kasi magpapare-elbow sila mga Paps sa Sniper 155 ni Raid. And yun na nga, magpapasalamat ako doon sa tropa natin kasi siya yung nagbigay ng guide kung saan na pwede tayo makapare-elbow. Siyempre, malapit lang din doon lang sa Malungon. So makikita nyo rin sa vlog mamaya mga Paps. And before tayo pupunta doon, nice ko munang shoutout ang ating solid na sponsor. Walang iba kundi ang Red Ventures Trading at ang PowerMax. So kung kayo ay naghanap ng dekalidad na baterya, PowerMax lang ang bida. Mura na, matibay na, malakas pa. Kung ako sa inyo, mag-PowerMax na kayo. Famous daki. Let's go. Birada. Gani. So ayan na mga Paps, naka-ready ng motor. Ang unit na Sniper 155 ni Raid. Yan. So ito yung pipe na ipapare-elbow. Mga ni Paps, no? Oo. So ayan siya. Araw ka na, nakataod siguro. Mga ba ni? Ara. So malalaman lang mamaya ang mga Paps kung itong MBR1 ba or itong NLK pipe. Basta papagawa ni Raid ng elbow para mas maganda yung fitment. So makikita natin mamaya kung gaano kapulido yung pagtrabaho ng pipe. So pop up. So ayan mga Paps, so, update ko na lang kayo. Let's go Malungon. So ayan na mga Paps, so malapit lang yung shop nila. So dito na. So ayan na. So ikaw itong ka-re-elbow, Babs? Oo. So shout out. So money lang siya po. Shout out, kamotorising. Uy, kailan mo po dahil? Boss. So ito yung shop nila mga Babs. Yan, along the highway lang, malapit lang sa 7-Eleven. So 7-Eleven dyan. So kung mare-remember nyo yung merong Kalunbarak, yung papuntang Kalunbarak, 7-Eleven, so dito lang malapit. Yan, no? So may vulcanizing shop dito sa harap. So sa mga gustong magpa-re-elbow, punta na kayo dito mga Paps. Yan, no? So timing din na nakilala tayo ni Papi Brad yung mismong nag-elbow talaga. So let's go, ibababa muna natin tong unit para maumpisa na. So yan mga Paps, na ibaba na namin. Pero ang pinakasaklap sa lahat, yung andito yung motor, andito rin yung owner, pero walang susi. Paano namin maririnig yung sound check ngayon? Imbis chance na namin na makumpaandar dito kasi malayo dun sa kanilang bahay, pero naiwan pa yung susi. Direct. Direct. So ang paggawa, ang papagawa ng sa Tagalog din. Basta ang i-re-elbow, ang ipapare-elbow ni Raid is ang NLK pipe. So mas maganda kasi yung fitment. Merong sample doon, merong Raider FI. So papakita ko sa inyo mga pagkagawa nila. So ito yung trabaho nila mga pagkagawa. So ito yung trabaho nila. So sa fitment, goods, yan o. As in, hindi siya yung totally nadikit talaga, pero at least maganda tignan. Yan o. Diba? So hindi pa siya tapos. Yan, ginagawan pa nila. So yan o. So makaka-decide ka pa kung ano yung gusto mong plaster, yung pagka-position. So at least goods masyado. So fitment check, okay na okay. So shout out sa mga gumagawa. So gilaya ka na oil. Next and line. So kakatapos lang sa radar mga Paps. Yan. Goods na goods. Next, si Ambassador na. Ano? Malas lang. Walay susi.
Dili mapa-under. Pero ang importante ay ma-re-elbow. For show use lang mga paps, show use. Para maganda yung fitment. At syempre, si ang mismong owner talaga ang makadeside kung saan niya ipapadaan yung elbow. Yan yung kinaganda. Makaka-request ka talaga mga paps. So, let's go, ito na. Next na isala. Let's go. Montage gaming ta, montage gaming. So ayan mga paps, inumpisahan na. So ayan oh. So ito yung sa I'm opening sa headers no. Ngani ang size headers. So ito yung sa headers, ito yung doon na banda sa may canister mga paps. So ang size nito is dito sa headers is 45. Ayan oh. 45 and then 51 dito. And then papuntang canister is 63. So ganun kalaki ang pinagawa ni Raid mga paps para sa kanyang Sniper 155. So dito lang yan sa Malungun. Ano yung pangalan ng shop ni mga paps? Wala yung pangalan ni paps? Kwan? ako na lang magbuhat. Oh. Atik lang. Kwan niya? Kung sa mga gustong magpagawa ng elbow, PMS daki sa kuha para maka-income pod ko. Atik lang. Pwede, pwede. No. Oh, pwede daw, pwede. Atik lang, Deloitte. Siyempre, i-promote na to ni sa lahat ng mga papibra natin na gustong magpagawa ng elbow. Meron na malapit dyan sa atin, lalo na sa mga taga-Jensan. Dito lang yan sa Malungun, mga paps. PM nyo na lang. PM nyo lang ako. Come out to wrestling. So headers pa lang, panalo na. Mamaw pipe, 1 of 1. So, pero stock pa lang po itong unit ni Ride mga papa. Yan o. So stock bore, stock pa po yan lahat. Pero pina-advance na lang po na magpagawa ng malaking elbow. Kasi soon, maglo-load siya mga pap. 74mm, straight Reed Leo. Diba? Ah! Let's go. So ayan na. Ano? Di ba? Basic. Para nang iba mga paano. Naka pana prepare na. 1 of 1 lang na. Uy, grabe no, bako kaya. Kung iisipin mo mga paps, 45, 51, 63. Sulit, sulit. Ala. Fitment check. Diba? So pinalagyan namin ng mga cuts para maganda siya tignan mga paps. So pang show use lang siya. Gratis. Maganda tignan, detalyado, fitment, goods, dyan yun siya. Grabe yun. So hanggang sa headers, dito yan siya papunta. Yan, pag ganun. Hanggang pa semi-high mount. Semi-high mount. So mamaya ipapakita ko na sa inyo pag malapit na matapos mga paps. Almost nasa 60% na tayo. Almost done na to. Yan o. Yan. From headers. Puntang. Yan. Malap.
malapit na sa finish line. Diba? Malungon Works lang yan. Malungon Works. Famous Lucky. So ilalagay ko lang sa screen ng kanyang Facebook account, mga pap, para kayo na mismo ang mag-PM direkta na kayo. So, the more na maraming cuts, mas maganda tignan. Diba? Made by Malungon Works. So ito yung tinatawag na Bulati Works. So time check ta, mga papi. Saan ang oras na, Paps? 5:23. 5:23 ng hapon. So isang oras tani abot rin kayo na. Yes. Yes, no? So malapit na mag-alasis, mga Paps. Baka mabutan kami ng the lame. So okay lang, so hindi natin kailangan madaliin ang lahat, mga Paps, para maganda talaga yung final outcome ng pinagawa nating elbow. So for sure aasahan natin to, mga Paps, na parang may kwansa. Singaw? Singaw sa Tagalog? Singaw? Singaw bala? Singaw ata? Singaw or basta sa Bisaya mangod, naihungaw, hungaw. So expect yan, mga Paps, kasi stuck yung engine ni Ride sa kanyang Sniper 155. Tapos yung ipinakabit is Super Mama, 1 of 1 in Thailand yan, mga Paps. So 1 of 1 in Thailand, Vietnam, and Indonesia. Kahit sila, mahirapan silang magkopya niyan. Only Malungon Works. So again, kira to? 45 headers, 45 51 sa gitna, papunta sa canister, 63. Ganon kalaki, mga Paps. Mamaw. Pwede na siya pang 72. Pang 72 mm up. 72, 74. Pwede pang 80 mm. 81 mm. Pwede pang ganon. As in, pang mamaw na talaga siya. Pero soon, inuna lang ni Raed ang ano tawag niyan? Yung elbow, mga Paps, kasi alam naman natin elbow. Alam naman natin, mga Paps, once na Malaysian or Thai concept man yan, number one talaga dyan is engine. Dapat naka-load ka talaga, ready to race talaga dapat yan. So ngayon stuck siya, pero ang importante yung elbow niya is ready to race na. So may in-order na si Raed para sa kanyang motor. Straight red Leo siya, mga Paps. I think 72 or 74 mm ang kanyang in-order. Pero hindi baka hindi aabot doon sa mismong event natin sa motor show. So wala na, late na. So kailangan pang i-set up yan. Siguro soon makikita nyo rin, mga Paps, once na naikabit na yung darating niyang pyesa. So iba-vlog din natin yan. Papakita natin yan sa inyo, mga Paps. Soon na yan, soon. So as of now, elbow lang muna. So sa mga gusto magpagawa, team, pwede nyo ako i-PM, mga Paps, para pwede ko kayong matulungan. Any request, kung anong request, kung anong gusto ng forma ng elbow nyo, kung gusto nyo yung may fitment talaga, detalyado masyado, pwede nyo i-request yan. Gagawin nyo yan sa murang alaga lang, sa murang alaga. So again, tatanungin natin kung magkano yung singil nya. Pila ganin mo singilan na, Paps? 3K. So isipin nyo, mga Paps, ha, 3,000 lang. 3,000. So sa 3,000 na yan, pwede na kayo makapag-request katulad ng ginawa niya. So ayan, ni-request namin yan. Timmy High Mount yan, mga Paps. Mamaya makikita nyo rin ang final outcome niya pag natapos na. Goods yan masyado, kasi gawang Malungon Works. Tapos ang idea kay Kamuter Racing, atik lang. Atik lang ang mga baser, masuko na po. Hello, wala ko ana. Igor ako nagsamok-samok day. Bye. So ayan, mga Papi Brad, almost done. Pati, okay. Almost done na, mga Paps, almost. Ay, pero pilang pa gini ka percent, mas? 50 pa, no? 50%, no? So full wheel pa siya. So ito na siya. Yan. So hindi pa siya tapos. Yan. So mamaya makikita nyo na yan. Naka full wheel na yan siya, mga Paps. So again, napaka solid. Shout out kay Papi Brad.
Let's go! Na tinanggal na. So, ready for full wheel din ni Pops, no? Ready na. So, ayan, no? One of one in Thailand, Vietnam, and Malaysian NLK. Diba? Pero ang elbow, so, Louis works. Yan. Dito lang yan sa Malungon, mga Pops. So, asa pa mo? Solid, solid. Bulati. Murag, di ba, mo nila tawa itong bulati pipe. Na ginatawa, bulati pipe. Which is itong AUN. So ito, kayang-kaya. Solid, solid. Gawang Pinoy. Pasinaw Gaming. Bago sa full wheel, ganun muna ang gawin. Morning rod. Morning rod? Kapisa no, mura maglansang. Grabe. So makikita natin ngayon paano i-full wheel mga pop. So siyempre first time ko rin ito makakita ng ganito. Diba? So at least ang full wheel daw ang matagal dito mga pop. So magbibigay lang tayo ng kunting silip sa pag-full wheel. Ayan na mga paps, umpisahan ng Orimus. So ang mga ipon will ready na. Hindi ba? Pagka-lovely na lang. So let's go. So kung gusto nyo lang naman na magpagawa ng elbow, yung simple lang, yung wala masyadong cut, pwede yun. Madali lang yung trabahuin. Pero ang mahirap daw, ay hindi siya mahirap, kumbaga matagal siyang gawin yung maraming cuts talaga, yung parang bulati na sa tignan, katulad ng pinagawa namin ngayon. So ni-request talaga namin to para sa show, para ngayong 18 dito sa motor ni Raid, sa Sniper 155. Solid. So kaya nga pumunta din ako dito mga paps para masaksihan ko rin sa personal at para ma-meet ko si Papi Brad. Siyempre para makita ko yung shop niya, para mas madali na lang kasi soon ipapagawa din natin kay Snipey. So meron na akong plano, basta sa next vlog na lang yun. So ito na. Sakit man ako mata. Reflect lang ba? Reflect mo mag gaputi ang kalimutan. So ayan na mga paps. Tapos nang mag-wheel. Ayaw gunita ang wheel. Dili gunitan. So ayan, di ba? Goods na goods. Bulati type. Diba? So kabitan time na para makita natin yung final outcome. Tapos doon na tayo magsa-soundcheck sa bahay nila Omar. Kasi naiwan yung susi mga tats. Sayang! Chance down na nabilin pa. Pero okay lang, okay lang. So, continue natin yan mamaya doon sa kanilang bahay. So, importante, matapos na siya yung fitment, goods na. From headers to canister. So yan, papakita namin yun sa inyo ngayon mga paps. Hit wheel. Pagka-lovely. Pagkasayang, wala ang susi. Na, panalo. Solid. Pagka perfect. Grabe. Diba? Pagkatibay. Panalo. So again, sa mga gusto magpagawa ng elbow, punta na kayo dito sa Malungon ng mga pap.
kung malapit lang kayo dito sa Malungon. For example, taga Jensan kayo. Dito na. Grabe, solid, solid yung gawa. Malinis. Pulido, pulido. Fitment check. Diba? Grabe. Goods, goods. So yan mga paps, going home na kami. So doon na tayo magsa-soundcheck sa bahay nila ride. So yan. So again, thank you so much kay Papi Brad. Pangalan kayo sab? Louie? Louie ka, Louie. Louie Vicente? Louie Vicente. So dito lang yan sa Malungon mga paps. So napaka-solid ng gawa, pulido. Say, kung marunan. Fitment. Solid, solid. Parang kakatirayin nga eh. Karong pakakatirayin nga sa sniper. So, update ko na lang kayo pag ando na tayo sa Kinaumay mga paps. Karon pa. So ayan mga paps, touchdown. So finally, ayan na ang susi oh. Ayan. So ayan na, ready na. So, maririnig na natin yung sound check ng Super Mamaw from Malungon Works. Yan oh, grabe. Hungaw lang kasi stock engine. Stock engine. Pero ready na yan siya. Pang 72. 72 to 80 mm na bore. Pwedeng pwede na. So yan mga paps. Again, ang size nito mga paps sa headers. Dito. Sa headers is init. Sa headers is 45 mm. Dito sa gitna 51 mm. Tsaka dito is 63 mm. Papunta na yan siya dyan sa canister. So pinalitan din to mga paps, yan oh. Para mag mag-match sila. So yung dito kasi sa canister, yung stock niya talaga is 51 mm. So tinanggal yun, pinalitan ng 63. Para ganun oh. Diba? Napakasulid ng Malungon Works. Malungon! Malungon! Gods kayo! So ayan mga paps, I think hanggang dito na lang yung vlog natin kasi anong oras na din. So hopefully na nakatulong tayo sa inyo mga paps, lalo lalo na dyan sa mga papibrad natin na gustong magpare-elbow. Yun, ipim nyo na lang si Papi Brad Louie.
Vicente, Vicente, di ba? Louis Vicente, mga paps. Basta any request, gagawin niya yan. So, katulad din tong ginawa natin sa motor ni Raid. Yan siya. So, pina-request talaga namin to mga paps na more on, di ba, tama? Kasi kung maaga lang kami dumating doon, mga, siguro kung morning, mga 9 a.m. siguro kami dumating doon mga paps, malaki talaga ang chance na baka hindi to dito sa right side. Baka magiging left ito ang kanyang pipe. Kasi ang plano ni Raid is sa kaliwa, ikaliwete. Pero para maiba lang. Pero kapos sa oras. Kung isipin nyo na lang mga paps, normal lang to. Hindi pa yan na lefty, pero grabe. Inabot kami ng ilang oras. Siyempre, hindi rin namin kailangan na madaliin yung gumagawa si Boss Louie. Kasi pangit yung kinalabasan ng trabaho mga paps once na nagmamadali kayo. So, take your time. Ganun lang talaga. Pero at least makita nyo naman yung final outcome. Napaka-good. Kasi ang gusto ko talaga makita dito mga paps, yung fitment talaga. Napakaganda. Yung fittings niya. As in, yung galing sa headers papunta dito yung mga may mga kurba-kurba pa yan. As in kapangkapa talaga. Tapos kung titignan mo dito sa likod mga paps, galing dito sa kanyang taillight, tingnan nyo, hindi yan malayo mga paps, dikit yan masyado. May ibang pipe kasi na medyo palabas, pangit siya, kumbaga parang nakabuka ka, pero ito malapit lang sa taillight yan, di ba? So napaka-goods, malaking points para sa akin yung ginawa ni Boss Louie. Louie, no? Louie. Boss Louie sa pag-re-elbow sa unit ni Raid. Napaka-goods. So kudos kay Boss Louie. So recommendable siya masyado mga paps sa mga gusto magpagawa ng elbow. So hindi lang ganito. Kung gusto nyo any request lang mga paps, basta sabihin nyo lang sa kanya. Pero hindi siya same price. Medyo takey kasi itong maraming cuts. Medyo siya yung pricey kung ikumpara ko doon sa ibang design. Pero kunti lang ang lamang. Kaya, affordable. Ito nga na binayaran namin ito is, pilagay ito? Ay, 3,000 to paps, no? 3,000. So 3K lang yung binayad yung single niya sa amin. Tapos ganito na kaganda. 'Di ba? Affordable masyado. Sa 3K mo naka-request ka na ikaw pa yung basta ikaw yung masunod, goods masyado. So again, hanggang dito lang yung vlog natin. Kita-kits sa susunod pag nag-loaded na 'to. 'Yun. Kita-kits next time. Babus. Wala kauban.